Well, 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 mga kapopong, kumusta? At ngayon naman ay dumako tayo sa usapang politika. Na maliban sa mga nakakatawang memes na ipapakita ko mamaya sa bandang hulihan ng video ito, ay pag-uusapan muna natin yung isang request ng kapopong natin sa kung bakit napapanatili pa rin ni Senator Enrile yung pagkakaroon niya ng mahabang buhay at sa kung may katotohanan daw ba yung mga kakaibang sekreto niya na ginagawa sa buhay. Well, tingin ko'y gusto mo na rin malaman to, so huwag na natin patagalin pa at simulan na natin. Actually, ang dahilan talaga sa kung bakit ko tinanggap ang request na ito ay sino ba naman kasi sa atin ang hindi gusto magkaroon ng mahabang buhay na parang itong si Senator Enrile lang na as of March 2020 ay 96 years old na. Yes, mga kapopong, 96 years old na at still active pa rin ang katawan at isipan na actually sa edad niyang ito ay gusto pa rin niyang ipagpatuloy yung pagsiserve sa government. Well, bigla tuloy ako napa-research tungkol sa kung ano ba talaga ang sekreto nito dahil gusto ko rin talaga itong malaman. Pero medyo sineswerte yata tayo mga kapopong. Dahil sa masusing pagsasaliksik ko, ay natagpuan ko ilan sa mga sekreto nito na ngayon naman ay ibabahagi ko sa inyo. Well, sana rin ay tapusin mo ang video ito. At ito'y upang magkaroon ka, pati na rin ang iyong buong pamilya ng mahabang buhay. Well, ito lang naman ay kung gusto mo magkaroon sila ng mahabang buhay. Anyway, nandito na ang mga listahan ng mga sekreto ni Senator Juan Ponce Enrile sa pagkakaroon niya ng mahabang buhay. Ang una ay ang tungkol sa kanyang bisyo. Well, sa mga hindi nakakaalam, ay 10 years old o 10 taong gulang pa lang itong si Senator Enrile ay natuto agad itong manigarilyo. Yes mga kapopong, 10 years old pa lamang ito ay nag-start na agad itong mag-yosi. At tumigil naman ito sa kanyang paninigarilyo noong siya ay 60 years old na. Well, kaya kayong mga nag-yosi dyan ay huwag kayong mag-alala. Dahil kahit ilang dekada na kayo nag-yosi, ay may pag-asa pa rin humaba ang inyong buhay basta itigil nyo na yan agad. Ang pangalawa naman ay ang tungkol sa bisyo nito sa alak. Actually, kahit itong si Senator Enrile ay hindi talaga nakaligtas dito. Aminado naman siyang talagang mahilig siya uminom ng alak. Pero ito yung tipong kahit araw-araw siya uminom, ay talagang sobrang kaunti lang talaga ang kanyang nilalaklak. Na hindi tulad ng ibang tao, na halos nakakaisa o dalawang bote kada araw ng beer. Well, ikaw tinamaan ka ba dyan? Kaya't drink moderately lang kapopong. Ang next naman mga kapopong ay tungkol sa mga kinakaing pagkain ni Senator Enrile na tunay niyang sekreto sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Ang una dito mga kapopong ay ang pagkain niya ng saluyot. Well, kung hindi ko pa talaga ni-research ang tungkol sa saluyot na ito, ay hindi ko malalaman na kasing sustansya din pala ito ng malunggay. Well, isa talaga ito sa pinakapaboritong pagkain ni Senator Enrile dahil alam niya kung anong mga health benefits ang makukuha niya dito. Na actually kahit anong luto ng saluyot ay kanyang talagang kakainin. Ang next naman sa mga pagkaing nagpapahaba ng buhay ni Senator Enrile ay ang sikat na Ilocano food na dinengdeng. O ito yung klase ng ulam na pinaghalo-halong iba't ibang klaseng gulay. At pagdating naman sa pagkain ng kanin eh ganito yung style ni Senator Enrile. Sa tuwing kumain na siya ng kanin sa umaga ay halos kalahating cup na lang ang kakainin niya sa tanghali. At pagdating naman ng gabi ay hindi na talaga ito magra-rise. Kaya't kung mapapansin mo sa kanyang pangangatawan simula pa man noon, ay hindi na talaga ito tabain. Hindi tulad ng ibang senators na 50 o 60 years old pa lamang ay nagre-retiro na agad sa pagiging government officials dahil sa kanilang kalusugan. Sinabi ni Senator Enrile sa isa sa kanyang mga interviews na kahit ngayon ay malapit na siyang mag 100 years old, ay pakiramdam niyang parang 60 or 70 years old pa lamang siya. Well, dito pa lang sa sinabi ni Senator Enrile na ito, ay masasabi natin kung gaano pa talaga ito kalakas. And well, siguro isa ka rin sa napapaisip sa kung bakit hanggang ngayon ay sobrang talas pa rin ang kanyang isipan. Well, ganito kasi yan. Ang isa talaga sa mga hobbies ni Senator Enrile ay ang pagbabasa ng mga libro na upang kahit nagkakaedad na siya ay still gumagana o nagpa-function pa rin ng normal ang kanyang utak at patuloy pa rin nakakapag-save ng mga information dahil sa kanyang hobbing pagbabasa ng mga ito. Well, dahil nga sa pagiging aktibo kahit 96 years old na itong si Senator Enrile ay naging mainituloy ang kanyang pangalan sa internet na kung saan ay ginawan pa nga ito ng mga memes sa mga netizen tulad itong aking mga ipapakita. Ang una ay itong meme ni Senator Enrile na siya daw ang nagtanim ng punong pinagkuna ng prutas ni Eva. Pangalawa ay ang tanong na sobrang pinagtatalunan ng marami na siya naman pala talaga ang nauna.
Pangatlo naman mga kapopong A ang meme na ito na nasaksihan daw ni Senator Enrile yung nangyaring pagkahati ng dagat. Pang-apat A ang meme na naging ninong papalasian ng magkapatid na sina Cain at Abel. Pang-lima A ang meme na naabutan papala niya yung mga panahong hindi pa nabubuo ang mga planeta. Pang-anim naman A yung meme na nasaksihan daw ni Senator Enrile yung paggawa mismo ng piramid. Pang-8 A ang meme na apo pala niya ang sikat na tattoo artist na si Apo Wangod. Pang-9 naman mga kapopong A ang meme na siya pala ang pumirma ng building permit ng paggawa ng piramid. Pang-10 meme naman A sa kanya pala galing yung pinangbato ni David kay Goliath. At ang panghuli naman A, yung mga panahong hinabol daw siya ng T-Rex nung bata pa siya. Well, dito pa lang sa mga memes na nagkalat ngayon online, ay maoobserbahan din natin na marami din tao dito sa Pilipinas na nakakaalam kung gaano na talaga katanda itong si Senator Enrile. At ang pinakasikreto na niyayata sa buhay ay yung lagi niyang sinasabi na gusto ko, happy ka. Well, kayo mga kapopong, ano ang masasabi niyo dito kay Senator Enrile? At isa rin ba kayo sa mga bumibilib sa kanya sa pagkakaroon niya ng mahabang buhay? Well, i-comment lang yan sa baba at ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At kung may natutunan ka sa video, ito'y mag-subscribe ka naman. At nandito na ang inyong sobrang daming shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto niyo magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At kapag pinasuan ko ang iyong comment na nagpa-shoutout ka, ay automatic na kasama na yan sa next shoutout. At muli itong yung Teacher Popong na nagsasabing, te amo!